Aling Celia, kamusta po? Pabili naman po ng sagot gulaman at saka tinapay. Ako din po, Aling Celia. Isang pineapple juice at dalawang lemon. Magandang araw, Miko, Kagawad Luisa. Oh, heto na merienda nyo. Salamat po, Aling Celia. Kagawad, buti na parito ka. Kasi kanina eh, nagka-eksena rito. Paano ba naman, may isang nakatambay dito na sinipulan yung isang babaeng bumibili. Tapos, tanong ng pangalan niya. Sabi pa eh, ihahati daw sa bahay. Eh, ano pong reaksyon ng babae? Aba, eh nakita ko nung una eh, natigilan talaga siya. Kaya ang ginawa ko eh, pinagsabihan ko yung lalaki. Sabi ko, mali ang ginagawa niya. Naalala ko nga na nabanggit mo sa akin yan dati na napaparusahan na ngayon ang mga ganyang bastos sa kalsada. Tama po, Aling Celia. Yung ganong klaseng pambabastos ay pasok sa sexual harassment sa kalsada o pampublikong lugar. Teka, pasok po ba yan sa bawal bastos law, Pagawad? Oo, Miko. Kasama rin ang catcalling o yung pagsipol-sipol kapag dadaan ng isang babae. Tapos, kasabihan ng hi miss, hello ganda, hatid na kita, at kung ano-ano pa. Lalo na kung hindi na komportable yung babae. Kasama rin dito yung anumang sexual na pahayag o biro. Nako, napapansin ko nga po yan na may ganyan sa kalsada. Lalo po kapag weekly damit ng babae. Kaya nga eh, hindi kasi nila alam na ang pananamit ng babae ay hindi kailanman pahintulot o pag-iimbita ng pambabastos. Ang karahasan ay karahasan at dapat na binabago ang paningin ng mga tao tungkol dito. Oo nga. Kaya nga sinita ko talaga yun eh. Pero paano kung walang nanita? Eh ano ba ang pwedeng gawin ng isang biktima? Pwede pong lumapit sa barangay o sa pulis. Kung sa kalsada, maaari rin lumapit sa MNDA. Arestado ng NBI ang isang college professor na nireklamo ng kanyang estudyante ng sexual harassment. Naku, grabe naman pala yan. Ano po pwedeng ikaso kapag ganyan? Pwede silang kasuhan sa ilalim ng RA 7877 o Anti-Sexual Harassment Act. Pati na rin sa Safe Spaces Act. Pero ang kagandahan dito sa bagong batas, pinalawak nito ang coverage ng work at education setting. Hindi na lamang limitado sa may authority, influence o moral ascendancy ang pwedeng ireklamo ng sexual harassment. Tulad nga yung nasa balita, pwede na rin ngayon na yung guro ang magreklamo kung hinara siya ng kanyang estudyante. Ah, ganun na pala nakasaad sa batas ngayon. Pero paano kung sa trabaho naman, Kagawad? Pati po sa trabaho, Aling Celia. Kung may mga sexual advances ang boss sa empleyado o ang empleyado sa boss, maaaring pumasok ito sa Safe Spaces Act. Kaya sa lahat talaga ng lugar, bawal ang bastos. At pwede pong maging biktima o perpetrator nito kahit na babae, lalaki, o miyembro ng LGBT community. Pero Kagawad, ano po ba dapat gawin ng mga biktima? Kung ang harassment ay nangyari sa trabaho o paaralan, pwede silang lumapit sa itinalagang CODI o Committee on Decorum and Investigation para maghain ng reklamo. Ayun, may mga ganun naman palang mekanismo. Pero alam mo, ang dami ko nang kakilala na tinitiis na lang yung pang-aabuso sa kanila. Hindi sila nagsusumbong or humihingi ng tulong sa kinauukulan. Oo nga po, hindi naman talaga madali ang pagkukumbinsi sa isang biktima na maghain ng reklamo. Hindi rin naman natin sila pwedeng persuade na gawin ito. Higit sa lahat, ang kailangan nila ay pag-unawa at suporta mula sa atin. Dapat iparamdam natin sa kanila na hindi sila inuusgahan sa nangyari. Hindi nila kasalanan kung bakit nangyari sa kanila ang pang-aabuso. Tama yan. Naku, malaking bagay na galing sa'yo yan, Miko. Kailangan talaga natin ng maraming lalaking kagaya mo na sumusuporta sa advokasya laban sa karahasan sa kababaihan. Oo nga. Iba talaga itong si Miko. Dahil dyan, libre na ang merienda mo. Naku, salamat po, Aling Celia. O siya, Aling Celia. Kapag po nakita niyo ulit yung babae na binastos kanina, maaari niyo po siyang papuntahin sa amin sa barangay para lang po makausap namin at mabigyan ng payo kung nais niya. Yung kaibigan mo din, Miko, pwede siyang humingi ng tulong sa amin at taga-barangay Maliwanag din naman yata siya. Sige, Kagawad. Maraming salamat, ha?
Sige po, Kagawad. I-message ko po siya. O siya, kailangan ko nang bumalik sa barangay. Kasama, kapatid at kaibigan, wakasan ang karahasan sa kababaihan. Kumilos, mga kalalakihan, kumilos, mga kalalakihan, kumilos, mga kalalakihan.